Alright. And yo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis at kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon, ay naway patnubayan po sana kayo na lumika na maayos pa ang atawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap at kabagis. So ayun na nga no, mga kalingap at kabagis, pag-usapan lang po natin at gawan ng reaction nito nga pong naging previous video upload ni Kalingap Rab, na kung saan po mga kalingap at kabagis ang ating iniidolong super nanay ika nga ni si Ate Melissa ay hindi po matagpuan. Na kung saan mga kalingap at kabagis sa pagbisita nga po ni Kalingap Rab sa bahay nila na pinagawa po ng Team Kalingap in partnership po ng Team Koos ay wala nga daw po itong si Ate Melissa. At base nga po sa panayam ni Kalingap Rab dito nga po sa nanay ni Ate Melissa ay marami pong factor ika nga or issue kung bakit po na umalis si Ate Melissa dyan. No? Unahin po natin mga Kalingap at kabagis ito pong naging issue niya kay Jemel nung nakaraang sila po ay kumain sa labas at talagang mapapansin naman po natin mga Kalingap at kabagis na ito pong si Jemel ay talagang medyo iwas, sabihin na nating iwas at malayo po ang distansya dito nga po kay Nanay Melissa. At dahil nga po dito mga Kalingap at kabagis ay isa po ito yung sa mga kadahilanan kung bakit po dinamdam ni Ate Melissa yung mga moment na yun, no? Kahit sino naman po mga Kalingap at kabagis, kahit sino pong ina, pag ganito po yung ipinapakita lang niya isang anak sa kanya, ay talaga nga naman pong makakaramdam po ng something ika nga. At pangalawa po, ang isa pang issue na nagsama-sama na po, no, mga Kalingap at kabagis, ito nga pong mga kapitbahay na marites din po dyan sa lugar nila. Na kung saan po mga Kalingap at kabagis ay marami pong nasasabing hindi maganda. Isabihin na nating mga crab mentality ng kapitbahay po ni Ate Melissa na kung saan ay sabihin na nating naiinggit po sila mga Kalingap at kabagis sa sitwasyon at kalagayang meron po si Ate Melissa ngayon. Alam naman po natin minsan ang mga mentalidad ng mga kapwa po natin Pilipino mga Kalingap at kabagis kung nakakakita po sila ng isang individual na umaangat sa buhay ay napipintasan o hinahanapan po ng hindi maganda. At ito ay nangyari nga po kay Ate Melissa dyan sa mga kapitbahay niya na nasisilipan siya or nakikitaan po ng issue dahil nga po sa mga magagandang na na-achieve po at blessing na nakukuha po ni Ate Melissa sa kanyang buhay. Pag-usapan po natin una mga Kalingap at kabagis ito nga pong issue patungkol kay Jemel. It's been a while mga Kalingap at kabagis na ito pong si Jemel ay nasa poder po ni Kalingap Rab. At sa tingin ko naman po ay hindi naman po nagkulang itong si Kalingap Rab sa pagbibigay ng advice at ng payo kay Jemel patungkol sa ginagawa ng kanyang nanay. Yung halos, sabi nga po, isang oras, dalawang oras lang ang pahinga. Tapos, aalis, lalarga na naman para po magtinda. Para po meron po siyang sabihin na nating ipagpapakain sa mga kapatid ni Jemel. Alam niyo po mga Kalingap at kabagis, ito pong si Ate Melissa ay hindi po siya yung typical na tinutulungan na lumalapit at ibinibigay yung demand. Kung ano po yung inaabot nung time na yon na siya ay pinasyalan, yun lang po yung tinatanggap niya. At kung minsan nga po sinasabi niya po ang mga Kalingap at kabagis na sobra-sobra na nga daw po yun. Siya po yung tipo ng tinutulungan na hindi po nag-i-exceed sa kanyang mga expectation. Kung ano yung ibinigay, yun na po. Maraming salamat na. Ganun po si Ate Melissa, mga Kalingap at kabagis. No? At sana maunawaan ni Jemel yung mga ganitong klase ng bagay na sana sa kanyang edad ay ma-realize niya na na yung ginagawa ng nanay niya ay para sa kanyang mga kapatid, para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. At sana maging thankful siya dahil syempre nasa poder siya ni Kalingap Rab at yung blessing na natatanggap ay talagang nag-uumapaw ika nga no, mga Kalingap at kabagis. No? Kasi ang nararamdaman ni Ate Melissa sa ngayon ay talagang yung pagmamahal
sa nawalay na anak. Ito nga po ang si Jimel, mga kalingap at kabagis, na sa pagkatagal-tagal po ng panahon ay talagang matagal na pong inaasam ni Ate Melissa yung pag-comfort yun ni Jimel, na ma-realize niya na yung ginagawa ni Ate Melissa para sa kanya ay talagang bukod tanging yun po yung maibibigay niya, no, mga kalingap at kabagis. At sana po, mga kalingap at kabagis, one of these days ay magkaroon ng space sa damdamin or sa puso ni Jimel yung pagbabalik ng pagmamahal sa kanyang nanay. Dahil talagang masakit naman po talaga sa dibdib, no, mga kalingap at kabagis, na parang ang lamig ng turing ng anak mo sa'yo. At sa mga kapitbahay naman po ni Ate Melissa na ginagawa ng istorya na kesyo hindi pa daw mayaman, eh ganyan na daw po ang inaasal ni Ate Melissa. Alam niyo po, mga kalingap at kabagis, si Ate Melissa ay isang tahimik lang po na individual, no? At siguro po sa pagiging tahimik niya ay dito po nagagawa ng istorya ng mga Marites na kapitbahay po itong si Ate Melissa. Sana po unawain po natin, dahil tignan naman po natin si Ate Melissa, no? Single mom, tinataguyod ang kanyang mga anak. Saan ka makakakita ng ganun ka-determinadong ina na talagang mas pina-priority niya po yung mag-trabaho, hindi po manghingi? Hindi po ba, mga kalingap at kabagis? Kakaiba po yung estilo ni Ate Melissa na kung talagang sinasaluduhan po ng napakaraming viewers. At sa nakikinita po natin ngayon, mga kalingap at kabagis, ay parang ito pong si Ate Melissa, base nga po sa kwento niya kay Kalinga Prab, ay parang sumusuko na. Sumusuko na sa mga pagsubok na ibinibigay sa kanya ng pagkakataon. Ika nga, no, mga kalingap at kabagis, dahil napag-alaman po natin, base nga po sa video upload na ginawa ni Kalinga Prab, ay umalis na nga po dyan sa bahay na pinagawa nga po ng Team Kalingap. At ang nakakalungkot po dito ay parang gusto niya pong mapag-isa. At minsan ay sabi nga po ng kanyang nanay, parang nagsasalita na po ng mag-isa, at lagi niya pong tinatanong ang kanyang sarili kung bakit saan siya nagkamali at bakit ganito na lamang po ang turing ng mga kapitbahay niya at si Jimel. Which is talagang nakakalungkot po, no, mga kalingap at kabagis. At makita po rin po natin sa video na talagang nag-effort naman po itong si Kalinga Prab na hanapin itong si Nanay Melissa doon po sa palengking kanya pinagtitindahan. Pero unfortunately po ay hindi po siya nakita. At sana no, mga kalingap at kabagis, ay magkaroon po muli ng pagkakataon na mapagharap ito pong si Nanay Melissa at si Jimel. At talagang it's about time na talagang magkaroon po sila ng heart-to-heart talk patungkol nga po dito sa pagiging malamig po or malayo ni Jimel kay Ate Melissa. Then once and for all po, talagang mabigyan na po ng tuldok itong gap na kung anumang meron ito pong si Nanay Melissa at si Jimel. Ano sa tingin nyo, mga kalingap at kabagis, ang magandang gawin dito nga po sa talagang nadidepress na po itong si Ate Melissa, no, mga kalingap at kabagis? Mag-comment nga po kayo, mga kalingap at kabagis, sa ating comment section kung ano pong inyo masasabi dito nga po sa pinagdadaanan po ni Ate Melissa. So yun nga, mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw nito. Kaya nasamahan nyo po si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlogs. Please support and subscribe po ang kanilang mga YouTube channel. At the same time, muli po, naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official. E pakit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, member of Team Cause. As I always say, mga kalingap and kabagis, yun, peace. God bless po. Bye-bye!